topic po natin ay yung dental implants po. Dental. Bali, ang dental implants po, isa po ito sa mga paraan para i-replace yung missing teeth natin. Mm-hmm. Na kung saan ito yung makabago ngayon na nai-imitate niya yung functions at closely imitate niya yung functions ng natural teeth tsaka yung looks ng natural teeth. Pero sabi ko nga, closely lang. Talagang maganda pa rin ang natural teeth natin. Kaya para sa mga nanonood sa atin, pinapayo ko na alagaan pa rin yung natural ng ngipin nila. Pero ito, paano po ba nalalaman kung ang isang tao ay candidate for dental implants? Ayun. Ang ano kasi natin dyan, yung pong oras na magkaroon po ng missing teeth ang isang tao, kailangan niya na po talagang i-replace yun. Either dental implants or yung mga ordinaryong dentures o yung fixed bridge, yung mga gano'n, o fixed, basta po prosthesis, kailangan na pong i-replace yung missing teeth. Unang-una po, kasi po yan po ay magbibigay ng panibagong problema po. Mm-hmm. Halimbawa po, sa functions, di ba po, kung titignan po natin, meron pong number ng ngipin natin. Yeah, eh. Di ba? Ang kompleto niya talaga, 32. Ngayon, kung mababawasan siya, kumbaga sa isang factory, kunwari lang, no? Mas maraming gumagawa, mas maraming trabahador, mas maganda yung produkto nila, mas hindi sila pagod. Ganun din naman pagdating dito sa ano natin, sa ngipin natin, mas maraming gumigiling, mas maraming gumagawa, mas effective yung functions nila. At ang isa nga rin sa function nila, dun kasi nagsisimula yung pag-digest sa food natin. Ngayon, kung nadudurog ng husto yung pagkain, isa rin kasi sa nagda-digest ng food natin, yung laway, no? Yeah. Yung laway natin. Kaya kung maliliit sila, mas nababalot sila ng laway kaysa yung malalaki na kung nabalutan man sila ng laway, hindi sila masyadong nadadigest. Kaya durugin. Importante, durugin mabuti rin yung pagkain. Tapos bukod dun, isa pa sa function, kung mapapansin nyo kasi, yung ngipin natin, iba-iba ang korte niyan eh. Meron siyang, di ba, yung bagang, iba. May pangil. May iba-iba rin silang function. Katulad nga nung bagang, sila yung pandurog, sila yung pangkatas, yung pangil naman, sila yung pangpunit para sa karne. No? Pagkatapos, yung harap ng ngipin natin, yung incisor, yan yung pangkat ng pagkain. Kaya kung ibang function yung gagawin nila, okay, mahihirapan sila. Pagputol ng pasta, bagang. Oh. Sa ngayon, halimbawa, madalas nawawala yung sa likuran kagad. Kasi yung mga tao kasi ang tinitignan yung harap lang. Kasi nga yung mga ito. Kabilaan. Wala na dito. So, dito. Ngayon na sinasabi ko. Kaya kung siyempre, kung yung harap mo na dapat pangputol lang, eh ginagawa mo ng pangduro. Siyempre, masyadong ma-overwork yung katagalan, mawawala rin sila. Saka naiiba din, Doc, yung bite, no? Parang... Ayun, isa pa yun. Halimbawa, nabunutan, no? Meron kasi siyang, yung height na mine-maintain, halimbawa, ito yung isang ngipin, no? Sa baba, ito yung sa itaas. Kung mawawala kasi ito, at mawawala rin ito, yung kagat mo magbabago. Ngayon, ang mangyayari nung pwede kang magkaroon ng temporomandibular dysfunction, yung joint dito natin, no? Tapos bukod dun, pumupunggok yung mukha. Nag-iiba yung po parang, yung korte ng mukha mismo. Kaya kung mapapansin nyo yung mga matatanda na walang postiso, di ba parang siyang mas maliit yung mukha kaysa mas mahaba. Pagka, Tapos, dun naman sa missing teeth pa rin, kung sakaling mawala kasi siya, bukod sa function, yung aesthetics naman. Mm-hmm. Bali, syempre, kung sa harap, pangit nga siya. Ngayon, kung sa likod naman, ang mangyayari kasi sa mga ngipin natin, mag-uurungan yan. Kasi ang ngipin natin, hinahanap niya yung katabi niya. Imi-miss na yun. Kaya, kung mapapansin nyo, merong mga ano na nagkakaroon ng space sa harap. Once yun kasi yun, halimbawa, natanggalan ng ngipin sa likod, yung mga nasa harap pumupunta sa likod. Nag-a-adjust sila. Pati ngipin klingi, no? Ganun siya. Kaya importante talaga. Tapos bukod dun, halimbawa, yung sinabi ko naman kanina, no, yung magkatapat sila.
merong natanggal itong taas, ito, hanapin niya rin yan, aangat siya. Ngayon, pagka, ano, imbis na natkokoberan ito ng gums, ma-expose. Oh. Pagtas ganun din naman sa baba, ganun din, bababa naman siya. Kaya, kumbaga, ano, pag ang missing, nagkaroon ka ng missing teeth, marami pang problema ang nangyayari hanggang sa pati yung iba, mawawala na rin. Katulad nga, ano, kung na-overwork na yung mga ngipin, syempre, sila rin, bibigay din pagdating ng oras, madadamage na rin. Yeah. So, mas maganda po talaga na kunyari nagkulang po talaga yung mga ngipin natin. Kailangan malagyan po talaga. Opo. Pero may mga cases po ba na hindi na kayang i-support ng dental implants? Kunyari yung gums hindi na kayang lagyan ng implants. Meron po bang mga... Meron ganun, pero kasi pagka ganun ang pangyayari, may ginagawa pa tayong ibang procedure bago yung dental implants. Halimbawa, naupod na ng husto yung buto, pwede naman tayo maglagay ng bone graft. Ganun muna. May mga preparasyon tayong ginagawa bago mag-dental. Talagang as much as possible, Doc, dapat ma-save yung ngipin. Ganun. Ayun, no? Yung, kasi nga, wala namang magiging ano talaga yung natural teeth. Eh. Walang ibang kagaya talaga yan. Pagka ano, diniscuss natin yung dental implants, isa yun sa matatopic natin na ano yung kaibahan ng ng ano na natural teeth. No question lang kasi parang gusto ko na rin tuloy mo kasi dalawa. Yung question ko, masakit po ba itong dental? Ayun, ang dental implant kasi ano siya, may anesthesia naman. Siyempre kung anesthesia, inaalis niya naman yung sakit. Kaya hindi naman. Pero after though, wala siya. Hindi mo rin siya. Hindi naman siya. Ano. Meron namang ano, meron mang konting sugat pero kaya naman siya ng analgesic, kaya nagpre-prescribe naman tayo ng mga yung para sa infection, para sa ano, sa sakit. Dok, hindi kaya namin yung sakit, kaya ba namin yung presyo? Siyempre, depende. Depende siya. Depende. Pero Dok, usually, yung mga dental implants, depende rin po sa kung ilan yung missing na teeth. Depende rin siya. Kasi depende siya sa implant pictures na ilalagay. Pero yung per surgery po, Dok, isa-isa lang po ba yung nilalagay or kung ilan kung ilan yung karaniwan kung ilan yung kailangan nilang fixtures ilalagay na rin agad yun. So kaya po yun ng in one sitting? Oo, pwede naman. Isang buong lower yung buong lower po ba pwede palitan na talaga ng implants po? Pwede naman pero depende siya sa gagawin natin final na prosthesis kasi nga sabi ko pagka implants kasi marami rin kasing klase. Yung fixtures, may ibang klase siya, may ibang klase rin yung attachment, may ibang klase rin yung ilalagay na final prosthesis. Iba-iba pa po yung mga dental implants na klase ba po? Opo, iba pa po. Kasi nakita po ko na parang niretain po yung ngipin po talaga, niretain. Tapos parang pinatungan lang po ng something iba naman yun. Hindi po ba implant? Hindi yun? Siya implant. Yun yung root canal naman, root canal therapy. Halimbawa, na sobrang ng damage na yung ngipin, na-involve na yung pinaka-palp niya. Yung palp kasi yun yung nakakaramdam ng sakit. Tsaka yun din naman nagbibigay ng nutrition dun sa ngipin. Ngayon, tinatanggal yun para hindi na makaramdam ng sakit. Ugat ba yun? Oo, yung ugat, yung pinaka-ugat niya. Ngayon, pag ano, papalitan naman yun ng laman sa loob, pagkatapos yun na, pwede na siyang ilagyan ng crown. Crown? Oo.